Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. So we need to ask everything in prayer to God. All we have to do is to trust Him. Amen? So yung pang-apat naman po, bilis na ko. Pang-apat naman po, what to let go of? Let go of or of worry. So, ayun nga po, dito sa mundo natin, di ba, parang ang gulo-gulo. We are facing different kinds of worries. Lagi tayong nag-aalala sa health natin, sa financial, sa family, at marami pang bagay na lagi nating inaalala. Minsan nga ako, pag share ko lang po, pag nasa bus pauwi sa bahay galing trabaho, parang natutulala lang ako, tapos minsan naiisip ko lang yung kung anong pwedeng mangyari in my future. Sa parang napapatanong ako, ano kaya yung mangyayari pag tumanda na ako, saan ako kukuha ng pera pag nawalan ako ng trabaho, paano pag nagkasakit ako, sino mag-aalaga sa akin. Ayun, di ba, ang dami nating question, ang dami nating tinatanong sa sarili natin, pero alam naman natin na walang magagawa yung sarili natin. Kailangan lang natin talaga is yung lahat ng worries natin, lahat ng naiisip natin, naalalahanin, ay ito, pwedeng maging dahilan din ng mga ano natin. Pwedeng maging dahilan ng pagkasira na ating buhay. Siyempre, isip-isip mo kung ano yung gagawin mo. Yun na, hindi mo na pala nakokontrol yung sarili na iba na pala yung ginagawa mo. And doon na rin nagmumula, di ba? Ito yung pinagmumula ng anxiety natin and fear. Kaya kung hindi natin itutuon ang mga mata natin kay Jesus Christ, syempre, ayun, doon magsisimula yung pagka-ano ng buhay natin, maiiba yung direction ng buhay natin. Kaya nga, di ba, sa Bible, di ba, parang na-search ko kasi sa ano, may nag-mention na 365 times or more than pa, 365 times more than na nabanggit na fear not sa Bible. Kaya, di ba, kung 365 or more than, pwede nating panghawakan yung salitang fear not araw-araw. Di ba, meron tayong 365 days sa isang araw. Ngayong year, 366 days. Kung more than 365 yung fear not na salita ng Panginoon sa Bible, panghahawakan natin yon, double pa yung panghahawakan nating salita ng Panginoon na hindi tayo dapat mag-alala kasi meron tayong mas malaking Diyos kesa sa ating mga problema. Amen po? So, kaya all we have to do is to let God do sa mga worries natin. Let God replace our anxiety with peace. So, ayun po. Ito yung apat na kailangan nating i-let go of. Ulitin ko lang po. Let go of our desire of control. Let go of our entitlement. Let go of our doubts. Let go of worry. So, paano naman po natin, di ba, may na-let go na tayo. Sunod naman po is to let God. To let God do in our life. So, ano naman po yung mga kailangan nating si God ang gumawa sa ating buhay? So, una po ay, ayan, ano po dyan na, let God show His power. Sa Matthew 28:18, sabi po dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So, hindi lamang po sa langit yung kapangyarihan ng Panginoon, kundi pati na rin sa lupa, sa ating mga nasasakupan na sasakupan ni Jesus Christ, di ba po? Na nabanggit nga doon na yung kapangyarihan niya, siya lang yung ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, maraming tao, marami nga, 'di ba, marami tayong mga
mga miracles na natutunghayan. Kung ibabasahin po natin ang Biblia, andun po lahat ng mga miracles na ginawa ng Panginoon. And dito din po sa ating ano, sa ating mundo, 'di ba? Ang daming mga miracles na hindi natin maisip na kung paano 'to nagawa, pero ang Panginoon lang po yung nakagawa. Kasi siya yung tunay na makapangyarihan. Yung nga pong mga miracles na ito is ayan po yung patunay na ang Diyos po ang makapangyarihan sa lahat. Only God can do all of that. We need to have, ano daw po ang kailangan natin? We need to have complete faith. Maniwala po tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. And yun naman pong pangalawa, let God do in our lives. Let God comfort you. Tulad nga, di ba, nabanggit po ni Ate Rayalyn kanina yung testimony niya, di ba? Kung yung mga wasak, pusong wasak, ang Panginoon po yung nag-comfort sa atin. Kaya sabi nga sa 1 Peter 5:7, pagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin, alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. And sa Psalms 147:3, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyan kagalingan. Amen? So sa ating buhay, we need to always remember our comforter first. Sino po yung comforter natin? Si God, di ba po? Yung feeling the presence of God allows us to let go and let God. Huwag po nating hayaan na syempre, ang pinaka-first talaga is si God. Not yung mga, and syempre, andyan yung mga kaibigan natin, mga kapamilya natin, mga, minsan yung mga likers sa social media. Pero hindi po yun yung totoong nagbibigay sa atin ng comfort, di ba po? At ang totoong nagbibigay sa atin ng comfort ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen po? So, yung pangatlo naman po ay, let God be the first priority in our life. We may be suffering dahil madami tayo na gustong i-prioritize. Siyempre, ang hirap naman, di ba, kung iba't iba yung pinaprioritize natin. Meron dito, meron dyan. Pero kung kung Panginoon lang talaga yung ipaprioritize natin, Siya lang talaga yung magbibigay sa atin ng Siya yung mauna sa ating buhay. To let go and let God, we need to ensure that God is the first priority in our life. Hindi man natin alam kung kailan magkakaroon ng trouble sa ating buhay, di ba? Sabi na, mga napapakinggan natin na preaching dati, di ba? Kung hindi tayo hindi tayo magkakaroon ng trouble sa buhay natin kasi 'di ba parang hindi naman masaya kung ano kung puro ano lang puro happiness lang. Syempre bibigyan tayo ng ano ni Lord mga pagsubok, pero dun sa pagsubok na 'yon alam natin na andun ang Panginoon. Mga troubles na 'yon na dumadating sa atin is one way of God for us to depend on Him, 'di ba po? And kung ano man ang dumating sa atin, we need to give thanks to Him and taking some times with Him first. Kung si God ang ating priority, kung sa Kanya lang tayo magtitiwala, kung sa Kanya lang tayo magpo-focus, kung makikinig tayo ng mga salita Niya, and syempre kung makikipag-usap tayo sa Kanya, inaalaw natin ang sarili natin in His presence. Mararamdaman natin yung comfort Niya at maririnig Niya yung direction at maririnig natin yung direction ni Lord sa ating buhay. Amen po. So yung pang-apat naman po is to submit to God. Or po, submit to God. To let go and let God means submit to Him in all things. Kung magsasubmit tayo kay God at ibibigay ang lahat sa Kanya, our life become much more fulfilling. It will help us also to resist temptation and evil.
And yung mga negative thoughts na ine-inject sa atin ni Satan, diba po, kung isasubmit natin lahat sa kanya, yung mga ine-inject ni Satan, kaliwali. And sa sabi nga po sa James 4:7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan natin ang diablo at lalayuan niya kayo. Amen? At yung panghuli naman po, is to surrender to God. Surrender to God. To let go and submit to God means ina-acknowledge natin na hindi natin pagmamay-ari ang ating buhay. At ito yung oras para tigilan na natin yung mga doubts natin, yung mga what ifs natin, yung mga worries natin. At kailangan lang natin gawin ay kilalanin natin yung kaisa-isang may control sa atin at siya lang ang makakapagbuo sa atin. Amen? So sabi nga, one of our of the greatest acts of faith is to surrender. Most of the time, it is painful because you have to let go of something that satisfies your desire. Diba, ang hirap na kung ito na lang yung natitira mo tapos ile-let go mo pa, masakit. Pero, but we always remember that our will may gives us happiness, but just for a while. Sa panandali ang panahon lang. God intended blessing would give us happiness that lasts a lifetime. Yung blessing nga po na binibigay ng Panginoon is not just panandalian, pero pang habang buhay. May forever kay Lord. Ngayon po, sabi nga dun sa pangako niya, yung alam ko pa, favorite ng lahat, pangako ng Panginoon sa Jeremiah 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikakabuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen? So, conclusion na po ako. Conclusion na. May share lang po ako na isang video clip na since wala siyang sounds.